Ngayon, saan galing akin itong pinamimigay? Eh, naku po, eh, ako ho'y nagbenta ng mga ari-arian. Nagbenta po ako ng mga ari-arian. May record po yan sa land registry. Nagbenta po ako ng 50 hektarya last year. At nitong taon naman po na to, nagbenta po ako ng isang property na worth 40 million. Binayaran ko lahat ng capital gain tax yan, bayad po, kaya malinis po yung aking pera. Siya naman pong inuubos po ngayon at pinamimigay. At ako po'y nananalo rin minsan sa sugal dahil malakas po akong mag-poker. Pero at the end of the day, yung puso ko po is para sa taong bayan. Huwag po kayo mag-isip na ako po'y namumulitika. So, yun, i-verify nyo po last year, nagbenta po ako ng 50 hectares almost ng aking lupain along the highway po yun, ha? Ah, so, alam nyo na presyo pagka along the national highway. Ha? Marami ho kong property, okay, na nakapangalan ho sa akin, ha? Na ibinigay ho ng aking ina. Ha? Pero yung aking ina, eh, ayoko na hong siyang bigyan ng stress. Kaya kung sino ho ako, nanay ko may gawa nun. Nasagot ko na ho yun. Na, I asked my mom, bakit ako si Francis Marcos? Sabi ng aking ina, karapatan mo yan, ikaw yan, anak kita, mahal kita. So kung may problema ho kayo sa pangalan ko, doon kayo sa nanay ko magreklamo. Okay? Hindi ho ako. Hindi ko ginusto. Palitan niyo pangalan ko. No, hindi po ganun. Alright? And then the second is yung picture na ako daw ay nagpepenta ng peking ginto. Hindi ho totoo yun. May sarili po akong ginto. Namimili ho ako ng ginto. Pangatlo, yun na ho, yung kumakalat na sulat na na ako raw ho ay fake at pinaiimbestigahan. Eh, yung date ho nung sulat na basa ko, eh, the same date na nandun sa bahay ko si First Lady at pinipirmahan ho yung mga painting na binili ko dahil na-appreciate niya po ako eh. Ah, yun po yun. Okay, and one thing, ano pa ba? Yun nga, yung ako daw ay front ng Chinese Mafia na si Bernard Chong. Hindi po. Sa pagkakakilala ko po kay Bernard, napakabuting tao. Malinis ho ang mga hanap buhay niya. Yan ho ang may-ari ng World Balance. Kasosyo ho yan ng Tim Horton. May kasosyo ng Potato Giant. Yung kauna-unahang movie Filipino anime, yung Barangay 143. O, siya ho may-ari niyan. Eh, mga legal ho lahat ng hanap buhay niya. Bakit ho pag may mabuting tao, binapatikos nyo? Bakit pag may mabuting tao na tumutulong sa mahirap, binapatikos nyo? Bakit pag mahirap, may problema? Pag mayaman, walang problema. Pag mahirap, may problema. Para ang hirap naman hong intindihin yan. Alam nyo ho kung ano yung challenge ko ngayon, yung pinaka-ultimate? Willing ho ako maghirap. Sa sobrang dami ho ng taong tinulungan ko, milyong-milyong Pilipino, yan, kaya ko hong patunayan yan. Buong Katanduanes sa Bicol, ako ho nagbigay ng Optimum Eye Care Program noong 2016 kay Governor Buboy Cua. Totoo po yan. Sa buong Maguindanao, ako rin po ang nagbigay ng Optimum Eye Care Program. Pinasalaminan ko po lahat ng mga Muslim. MNLF, MILF, nakatanggap po ng libreng salamin sa akin yan. Libre po. Buong Maguindanao, Cotabato City, lahat po yan. Hanggang Lake Cebu, pati po buong Palawan, hanggang Rizal, Batarasa, nakatanggap po sa akin ng Optimum Eye Care Program yan at bigas. Sa Pasay, kung saan-saan po itong latest po ng Optimum Eye Care Program ko ang nag-benefit po dalawang bayan sa Cagayan Valley. Sa bayan ng Ramon at sa bayan ng Peña Blanca at sa distrito ni Perla Tumaliwan, yung board member, yung distrito niya. Binigyan ko po ng Optimum Eye Care Program. Namigay po ako ng libreng check-up, libreng salamin. Mahigit kalahating milyong pirasong salamin po ang ipinamigay ko doon. Nang libre po. Yan, patutunayan po ng buong Cagayano yan. Alam nyo, kanina po, nakatanggap po ako ng tawag galing sa isang mayor ng Cagayan. Dahil nababasa po niya yung pambabas sa akin ng mga tao. Alam mo, sabi niya, anak, dito, umuwi ka na. Mahal ka ng mga taga dito. Yung pong mayor at vice mayor, mga ninong at ninang ko. Sabi nila sa akin, anak, umuwi ka na rito. Mahal ka namin dito. Dito ka na lang. Tumutulong ka na nga dyan sa lintik na Maynila na yan. Ginaganyan ka pa nila. Dito, kahit Lucifer ang pangalan mo, mamahalin ka namin. Dahil adopted son ka namin dito sa Peña Blanca, Cagayan. Pero, ngayon po, ang buhay ng tao, hindi natin masasabi. Pag namatay ka, kadiber ka na lang. Pag namatay ka, kadiber ka na lang. Wala nang silbi. Kaya ang pagmamahal ho sa tao, hindi dapat ipapakita pag namatay. Dapat ipakita nyo habang siya'y nabubuhay. Kaya ganun po yung aking ginagawa. Habang nabubuhay po yung tao, habang nabubuhay ako,
I make the best quality of it. Kumbaga, gagampanan ko kung ano yung karapatan ko bilang tao para mabuhay. Ganun po. Kumbaga, ngayon, buhay ako. Pogi. So, gagawin ko na po kung ano yung tama. Gagawin ko na po kung ano yung mabuti. Yan, habang ako po ay nabubuhay. Kasi, oh, pag katulad ng mga kaibigan ko, hindi ko sila bibigyan ng halaga pag namatay na. Bibigyan ko sila ng halaga habang sila ay buhay. Ganun din po yung ginagawa ko. Sabi ko nga po, minsan lang akong dadaan sa landas ng buhay na to. Kaya gagawin ko na po kung ano yung kaya kong gawin. Baka bukas ho, hindi na ako makadaan sa landas ng buhay na to. Malay nyo, bukas. Wala na ho ako dito. So, anong gagawin ko? At saka ho, pinangako ko sa sarili ko, kung ano mang pera ang meron ako, ang tangay na ibibigay ko sa aking mga pamilya, ay pag-aaraling ko sila, bibigyan ko ng bahay, konting hanap buhay. Pero kung ano man yung sobra, ipamimigay ko sa taong bayan. Bakit ho? Kasi ho, baka sirain lang ng kayamanan ko yung kinabukasan ng mga anak ko kapag in-spoil ko sila sa pera. Yan, simpleng prinsipyo para sa mayayaman. For once in my life, eto panawagan ko. Panawagan ko sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng mga mayayaman dito sa Pilipinas. Please, for God's sake, people are made to be loved and money are made to be used. So for once in your lifetime, love, use money to love people. Not to use people to love money. Sabi po ng, may nag-message po sa akin, isa pong kamag-anak, sabi niya, "Hello Francis, it's nice to see your feet on the ground. In fact, it's not about the wealth that you gain or the power that you have, but it is the legacy that you left behind to those people you touch matters." So sabi ko nga, to go in the afterlife, you cannot buy it by wealth, or you cannot get it by power. What we do, how we act, especially to those unfortunate people of the society, in this life, matters. Babasahin ko muna yung mga request nyo. Shout out sa 111 viewers. Galing po, napahangayo po ako sa dedication nyo. Helen Pulido, hello idol, good morning, God bless. God bless din po kay Helen Pulido. Joanna Angeles, Kenneth S. Sabi po ni Joanna Angeles, sana madami pa po kayo matulungan. Thank you, Joanna Angeles. Kenneth S. Boss Idol, tutuloy-tuloy po ba kapag nagbablog yun? Nasagot ko na po yan. Andre JDC, sana isa po kami sa matulungan. Pag-aaralan po natin yan. Bob's Life, sana mapasyal din po kayo dito sa Payatas, sir. Magaling po ang mayor ng Maynila. Hanga po ako dyan. Hindi ko na ho babanggitin yung pangalan niya. Pero isa po yan sa nagbigay sa akin ng inspirasyon para gawin itong mga to. Si Yorme. Yorme! Mabuhay ka, Yorme! Yung mayor, nako, mahirap po yun. Yorme, okay yung mga Yorme. Pero yung mga mayor, may kanta ho eh. Oh, mayor, nasaan ka na? Sabihin, ang buhay ng tao, hindi natin masasabi. Pag namatay ka, kadiber ka na lang. Pag namatay ka, kadiber ka na lang. Wala nang silbi. Kaya ang pagmamahal ho sa tao, hindi dapat ipapakita pag namatay. Dapat ipakita nyo habang siya'y nabubuhay. Kaya ganun po yung aking ginagawa. Habang nabubuhay po yung tao, habang nabubuhay ako, I make the best quality of it. Kumbaga, gagampanan ko kung ano yung karapatan ko bilang tao para mabuhay. Ganun po. Kumbaga, ngayon, buhay ako. Pogi. So, gagawin ko na po kung ano yung tama. Gagawin ko na po kung ano yung mabuti. Yan, habang ako po ay nabubuhay. Kasi ho, pag katulad ng mga kaibigan ko, hindi ko sila bibigyan ng halaga pag namatay na. Bibigyan ko sila ng halaga habang sila ay buhay. Ganun din ho yung ginagawa ko. Sabi ko nga po, minsan lang akong dadaan sa landas ng buhay na to. Kaya gagawin ko na po kung ano yung kaya kong gawin. Baka bukas ho, hindi na ako makadaan sa landas ng buhay na to. Malay nyo, bukas. Wala na ho ako dito. So, anong gagawin ko? At saka ho, pinangako ko sa sarili ko, kung ano man pera ang meron ako, ang tangay na ibibigay ko sa aking mga pamilya, ay pag-aaraling ko sila, bibigyan ko ng bahay, konting hanap buhay. Pero kung ano man yung sobra, ipamimigay ko sa taong bayan. Bakit ho? Kasi ho, baka sirain lang ng kayamanan ko yung kinabukasan ng mga anak ko kapag in-spoil ko sila sa pera. Yan, simpleng prinsipyo para sa mayayaman. For once in my life, eto panawagan ko.
panawagan ko sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng mga mayayaman dito sa Pilipinas. Please, for God's sake, people are made to be loved. And money are made to be used. So for once in your lifetime, love, use money to love people. Not to use people to love money. Sabi po ng, may nag-message po sa akin, isa pong kamag-anak, sabi niya, "Hello Francis, it's nice to see your feet on the ground. In fact, it's not about the wealth that you gain or the power that you have, but it is the legacy that you left behind to those people you touch matters." So sabi ko nga, to go in the afterlife, you cannot buy it by wealth, or you cannot get it by power. What we do, how we act, especially to those unfortunate people of the society, in this life, matters. Babasahin ko muna yung mga request nyo. Shout out sa 111 viewers. Galing po, napahangayo po ako sa dedication nyo. Helen Pulido, hello idol, good morning, God bless. God bless din po kay Helen Pulido. Joanna Angeles, Kenneth S. Sabi po ni Joanna Angeles, sana madami pa po kayo matulungan. Thank you, Joanna Angeles. Kenneth S. Boss Idol, tutuloy-tuloy po ba kapag nagbablog yun? Nasagot ko na po yan. Andre JDC, sana isa po kami sa matulungan. Pag-aaralan po natin yan. Bob's Life, sana mapasyal din po kayo dito sa Payatas, sir. Magaling po ang mayor ng Maynila. Hanga po ako dyan. Hindi ko na ho babanggitin yung pangalan niya. Pero isa po yan sa nagbigay sa akin ng inspirasyon para gawin itong mga to, si Yorme. Yorme! Mabuhay ka, Yorme! Yung mayor, nako, mahirap po yun. Yorme, okay yung mga Yorme. Pero yung mga mayor, may kanta ho eh. Oh, mayor, nasaan ka na?